Hi guys, good morning. Guess what? Pupunta tayo ngayon sa farm para tumulong. Well, sasabay lang naman ako kay Mike. And tayo ay naka-outfit, naka-boots tayo ngayon. Naka-farm gear tayo ngayon, mga langga. Ayun si Mike, inaantay ko na lang siya. Magpapainom kami ng mga guya. So, andun si Mike. Kakatapos ko lang mag-breakfast. Wala pa akong suklay. Hindi pa ako nakapag-suklay since nakaligo ako kahapon, mga langga. Hayaan nyo na. That's the mom look. Alam nyo ba, mga langga, malapit nang mag 1 month si baby. Ngayong Sabado is 1 month na siya. And luckily, day off naman ni Mike. Kaya makakapasyal-pasyal tayo. Pero hindi kami pupunta sa malayo-layo kasi hindi pa natin alam kung magugustuhan ba ni baby yung ride sa car. Pero sabi naman ng iba na mga kaibigan namin, even yung mga nurses and midwife namin, na yung mga bata daw, gusto daw nila kapag ka nasa sasakyan sila. Kasi alam nyo yun, kapag ka nagbabounce yung sasakyan while you're driving, para daw silang hinihili nun. So ayun, pupunta lang siguro tayo sa may Rotorua kasi malapit-lapit lang yun dito. Almost an hour lang na drive. So anyway, mga langga, andito tayo ngayon sa farm, no? Sumama ako kay Mike para mag-feed ng mga guya and ganito yung itsura kapag maulan dito. Sobrang pangit ng panahon ngayon, kaya naman para ding patay yung lugar natin. Napapansin nyo ba yun? Na kapag sunny yung panahon, eh yung lugar naman ay parang sobrang bright din, sobrang gandang pagmasdan. At kapag medyo cloudy or even like umuulan, parang patay na patay yung lugar. Anyway, yan pala yung mga kapitbahay namin dito, mga langga. Pinoy yung nakatira doon and sobrang lapit lang nun sa bahay namin. Literally katapat lang ng farm. Ito naman yung bahay ng amo namin, yung nasa kaliwa. And doon naman sa kanan, meron namang isang bahay doon na Pinoy din yung may-ari. Kasi yun yung manager doon at kaibigan namin. Sobrang haggard ko pa rin, mga langga. Hindi pa nawawala yung tagyawat ko. Yan yung bahay na sinasabi ko sa inyo. Bahay ng kaibigan namin na nagmamanage ng farm na yan. Kasabayan lang din namin sila dito. Kaya halos magkaparehas lang kami ng taon na andito na sa New Zealand. Itong paddock na nasa kaliwa ay parte pa rin ng farm na pinagtatrabahuan natin. At katapat lang din dyan yung bahay ng kaibigan namin na nagmamanage sa kabilang farm. Ito naman yung bahay ng isa naming katrabaho. So dyan siya nakatira. Actually, dyan kami nakatira nung una naming pagdating dito. Kaso, dalawa lang naman kami ni Mike at malaki yung bahay. Tapos, yung isa naming katrabaho, eh, meron siyang mga anak. Kaya naman, siya na lang yung pinatira namin sa bahay na yon. Kasi tatlo yung anak niya, kaya kailangan niya ng malaki-laking bahay. At mas gusto na rin namin doon sa bahay namin na kahit na maliit lang siya, dali lang siyang linisan at sobrang lapit lang niya sa farm kaya naman hindi namin kailangan na mag-drive ng malayo every morning kapag pupunta sa trabaho. Anyway, andito na tayo, mga langga. Ito yung first batch na i-feed natin. Kasama din natin dito si Fierce, ang isa naming katrabaho. Siya yung baguhan pero full-time employee na siya ngayon. Kung nagtataka kayo kung bakit dalawa yung cow feeder na dinala namin dito, yun po ay dahil sobrang dami ng guya dito. Bale, dalawang grupo sila namin dito. Hi, Fierce! I'm good. How are you? Pagkatapos dito ay meron pa kaming tatlong mob na kailangan i-feed. Kaya naman, it will take time para matapos yung trabaho namin just in the morning, mga langga. Kaya naman, yung dalawang batch ay pinapainom na lang namin sa hapon para at least hindi kami puno ng trabaho sa umaga. Pag tatapusin kasi namin yung trabaho just in the morning, hindi na kami makakapag-lunch kasi kailangan na namin magatas ng mga around 2 PM normally. Pero hindi ako kasali, mga langga, kasi naka-maternity leave ako ngayon. But yan normally yung ginagawa namin. Dahil malaki-laki na yung mga guya na andito, mga langga, may mga guya dito na ang timbang nila ay over 100 kilos na. Kaya naman kailangan ng assistance dahil yung mga maliliit na mga guya, hindi nakakainom dahil inaagawan at na-overpower sila ng mga guya na malalaki na. Kaya naman kapag pinapainom namin sila, kailangan namin silang i-arrange. At syempre, kailangan din natin lagyan yung kanilang mga meal feeder. Alam nyo ba, ang pag-feed ng guya ay isa sa mga trabaho na ginagawa ng mga asawa ng mga farmers. Tulad na lang ng mga mother na hindi pa pwedeng mag-full-time dahil merong bata. Ito yung mga trabaho na kinukuha nila. Dahil pwede mong dalhin yung anak mo at mabilis lang siyang matapos. Itong mga guya na andito, mga langga, ay mixture ng mga lalaki at babae. At meron ding Hereford na breed, yung mga white faces na yon. Kapag nakasettle na sila at meron na silang tigitigisang dede, tsaka namin sila binibilang. Malaman namin kung kumpleto ba sila or baka merong nawawalang guya. May mga instances din kasi na napupunta sa kapitbahay yung guya. At kapag busog na sila, kusa na silang aalis dun sa feeder. At this point, hindi pa muna namin sila nililimit sa gatas kasi they are still growing, kaya medyo payat silang tingnan. So pagkatapos namin dito ay pupuntahan pa namin yung isa pang herd na kailangan namin i-feed ngayong umaga.
While yung isa naming kasamahan na si Fierce ay pinapauwi na namin. Kasi siya yung magagatas mamayang hapon, so kailangan niyang bumalik ng maaga-aga. Ang nakakaganda din kasi kapag ka sobrang busog ng mga guya mga langga ay hindi ka na nila hinahabol kapag ka aalis ka na ng padak. Pero syempre, darating din tayo sa panahon na kailangan na natin silang limitahan sa gatas para makapag-focus na sila ng pagkain ng mga damo at ng mga meals. Yun bang muesli at ng pellets. So, andito na tayo ngayon sa pangalawang batch. Yung mga guya na andito mga langga, sila yung mga last batch na kinip namin, meaning mga bata pa ito, younger than the other ones. Kaya mas maliit talaga silang tingnan. Alam nyo ba, kapag pangit yung panahon, pangit din silang tingnan. They look rough. Para bang nakikisama din sila sa weather. Sa sobrang busy dito sa farm na ito mga langga, hindi na namin nahuhugasan everyday yung calfeteria. Nahuhugasan na lamang siya every second or third day kapag ka merong isang tao na libre. Isa sa disadvantages ng trabaho namin mga langga bilang dairy farmer, aside sa mabigat yung trabaho, sobrang haba ng oras namin sa work mga langga, lalo na pag busy months. At itong panahon na ito ay kinukonsider pa rin siya na busy months kasi hindi pa natatapos yung aming calving season at magsisimula na yung mating. May mga pagkakataon nga na kailangan mong isakripisyo yung lunchtime mo para lang matapos yung trabaho. Kaya importante na magbaon ka ng mga snacks, lalo na yung mga superfoods, yung mga chocolates, mga muesli bars, ganun. So ang ginagawa ko ngayon ay naglilipat lang ako ng gatas from the other cafeteria kasi isang cafeteria na lang yung dadalhin natin. At naglilipat si Mike ng mga baka dun sa likuran while inaantay namin yung vet na makarating dito ngayon. And meron kami ipapacheck ng mga baka na may lameness. Wala na kasi kaming panahon na i-check sila dahil sobrang busy at marami kaming ginagawa. At kami lang din kasi yung nakakagawa ng pag-check or paglilinis ng mga hooves dito. Dahil yung ibang kasamahan namin, hindi pa sila trained sa ganito. Pero dahil sobrang busy namin, hindi namin siya magawa, kaya naman nagpatawag na lang kami ng vet. Yes, mga langga, yung babae na nakikita ninyo ay vet po dito sa New Zealand. Anyway, pagkatapos namin dito mga langga ay uuwi na kami para mag-lunch. Pero bago tayo umuwi, ipapakita ko muna sa inyo kung paano kinukuha yung mga baka dito using yung halter system. As you can see, nakabukas lang yung gate nila. So inaantay na lang natin na matapos yung timer para magkaroon na sila ng queue na lumabas sa paddock. At as you can see, meron nang naglalakad paakyat. Wala pong nagtutulak sa kanila sa likuran mga langga. Kusa lang po talaga silang naglalakad dahil binibigyan sila ng signal ng kanilang kwintas, which is yung aming halter na system. Yan po yung computerized na system. Bagong sistema po yan dito sa New Zealand kung saan hindi mo na kinakailangan na mag-drive around sa paddock para kuhanin yung mga baka isa-isa. Sobrang daming advantages ng halter system mga langga. Anyway, pauwi na tayo mga langga at pupunta pa tayo ngayon sa clinic dahil meron akong ipapa-check up. Pupunta muna tayo sa clinic bago tayo mag-lunch. So, let's go! So, we are going sa... Punta kami sa ano, sa clinic para magpa-blood test ako mga langga. Para i-check yung blood test level! Para i-check yung blood ko kung kinakailangan ko bang mag-inom ng iron. Kasi diba, alam nyo naman, nung nanganak ako, I lost about 890 mils na ano, na blood. So kailangan kong minom ng iron. Since nanganak ako, and since naubos na yung iron ko, so gusto i-check ng doktor kung kailangan ko pa ba daw ng prescription kasi by prescription siya. And I think hindi na naman siguro, but yeah, yun, magpapa-blood test na naman tayo mga langga. And I hate being ano. Ganikit kayo. I hate magpa-blood test mga langga. Yung mga injections na mga ganyan. Ayoko talaga ng mga ganyan. Blood stent. But there is nothing we can do. Because we are born to be wild. Born to be wild. Pero yun lang yung nakaganda dito mga langga. Kasi kapag ka ganito mga check-ups, mga blood test, wala siyang bayad, libre siya lahat. Blood stents. Ang haggard ko na yung mata ko ba? Klaro kayo biyang akong drigo. Lagom na kayo. Isang oras lang yung tulog ko kagabi. Tsaka the day before that, 2 oras. Pinakamataas, pinakamahaba na yung 3 hours. Yay! B. Tights, not advised. Okay. So, but we could see if another medical center will... Oh. That's a good idea. Yeah, so she said try and get another medical center to give her the jabs. We'll see Mark. Okay. Maybe if you can change and see Mark on the Thursday. Mm. And what's your date of birth? 9th of September. Nice.
So she is 6 weeks. Yes. On the 20th. Okay, so, so I reckon you could just see if you can change your appointment with Mark next Thursday to see him. Oh, it's travel there for you, isn't it? Coming in. Yeah, I just had to ask Mike to do it on lunchtime. Elise, what time are you seeing him? Because I think I'm scheduled to see him at like 10 a.m. 10, and then maybe we could see if you can go in the afternoon and get another practice to jabber in the afternoon. Yeah. In Taupo or Tokoroa. Or Tokoroa, yeah. Because they said it's not advised to do any earlier than what it is. And then, because you want as many done before you go. Yeah. Okay, so keep that appointment and I will work on getting another one to do it. Yes. Sweet. I don't know how to do that, but I'll figure that one out. Thank you. I've got a couple of days to figure it out. Thank you so much. No worries. All right, so I'm just going to have to tell Karen about it. I'll talk to Karen. Okay. Thank you. See ya. See you later. All right, so we're done. At perfect timing, andito na rin si Mike sa labas. Nilangan kasi niyang bumalik sa bahay pagkatapos naming makarating dito kanina, kaya naman hindi ko siya kasama sa loob. Nagpa-schedule kasi kami ng immunization para kay Baba sa 6th week niya. And na-schedule na siya, kaso yung nurse na gagawa ng immunization ay kinakailangan niyang mag-off that day at iisa lang yung tao na nag-i-immunize dito sa area namin, dito sa clinic. At sa day off kasi ni Mike, iisang araw lang yung weekdays. Tsaka sarado yung clinic during weekends. And ako naman ay hindi allowed na mag-drive alone kasi nga CS ako. So after 6 weeks pa ako pwede makapag-drive. Pero sabi naman ng nurse na siya na daw yung bahala kasi she will figure out something else for me. Anyway, pagkatapos ng mahabang araw mga langga, habang gabi naman yung ating bubunuin. This is my life now kasi meron na tayong Baba. Most of the time during gabi ay gising ako dahil kay Baba. Kaya sobrang haggard na natin, but that's okay as long as para kay Baba. Para sa mga new mom na katulad ko dyan, kapit lang tayo mga langga. Kapitan natin yung ating malakas na support system, yung ating pamilya, ating mahal sa buhay. Kasi hindi nakaka-relate ang lahat sa motherhood. It's very difficult. Sobrang nakakapagod. Kaya naman sana, be sensitive po tayo sa mga sinasabi natin sa mga mothers. Anyway mga langga, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Para sa mga bago dito sa aking page, ako nga po pala si Jen at nag-vlog po ako ng buhay namin dito sa New Zealand. Lalo na yung trabaho namin as a dairy farmer and now, yung buhay ko, yung buhay namin as a new parents. Huwag niyo po sana kalimutan na mag-follow, like, and share yung aming mga videos. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng mga followers ko, sa lahat ng mga bago dito sa aking page, ug sa tanang mga kababayan ako sa Tagum City, sa tanang mga Bisaya dira. Daghan kayong salamat sa pagtanaw. Amping, bye!